dito tayo sa ano, sa Cansuso, sa Cavinti Laguna. And we'll visit yung isa sa mga falls dito. So it's not Cansuso Falls, but it's Macagba Falls. Ayan, kaya lang, ayan, wala kasi yung parking dito, kaya sa kalsada lang kami nagpa-park. Ayan, so from the parking, maglalakad lang daw tayo ng mga 30 minutes. And of course, knowing na yung weather natin ay maulan, and pag maulan, maputek. So, dadagdag lang ng konting oras yung paglalakad. And so far, itong Macagba, wala naman siyang registration fee. So, kailangan nyo lang maghanap ng guide. Okay, so pag ano, pag nandito kayo sa area na ito, and then kunyari pupunta kayo ng Cansuso Falls, pwede niyo na ring daanan tong Macagba Falls. So pag summer, mas maraming nagpupunta dito. Kasi syempre, ano eh, gusto niyo magpalamig. And since yung ano, yung weather ngayon ay maulan. So ako, tingin ko kami lang ang tao dito ngayon sa Macagba Falls. And laging ano eh, laging ganito yung weather dito sa Cavinti. So laging malamig, tsaka laging maambon. Ayan. Pero yun namang dinadaanan natin ngayon, ano naman siya, mayroon namang clear na trail. So, pero kung pupunta kayo dito tapos kayo lang, wala kayong kasama, feeling ko medyo mahihirapan kayong kung kayo lang. And to be safe na rin, dapat meron kayong mga kasamang lokal dito sa Cavinti. Okay, so tayo ay mayroong dinaan ng ano, river. So, first river crossing. At least kasi dumaan ka sa sobrang putikan. So, at least meron kang i-expect na pwede mong paglinisa ng katawan mong maputik. But then ito, tuloy-tuloy pa rin naman ang ating paglalakad. Okay, siguro kung pupunta kayo dito, isa sa mga pwede nyong i-prepare yung ano, yung off lotion, kasi masyadong ano, masyadong malamok dito. Pero ano siya, talagang rainforest. Maganda dito. So kanina ano tayo, nasa gitna tayo ng kakahuyan. So this time kasi ito yung area kung saan nag-uuling sila dito. So may mga naputol na puno. Ito, so ayan, so nakikita nyo naman sa paligid yung mga uling dito. So pagkalapas natin ng kaingin, ayan, kaingin ang tawag doon kasi nag-uuling sila. So ito yung second na river crossing. So at least meron kayong ano, meron kayong pag-asa na merong lugar dito para magtanggal ng putik. So ayun. So that's the second river crossing. Pero ano naman siya eh, hindi siya parang river talaga. So konting-konti lang yung water eh. Alright, so dito tayo sa ito, may mga pandan dito sa paligid. And alam nyo naman na isa to sa mga raw materials para sa paggawa ng mga bayong, sambalilo dito sa Cavinti. So siguro naglalakad kami for about mga 20 to 30 minutes na. Pero wala pa rin naman kami sa falls. Pero alam ko naman ano eh, mabilis lang ito. So may mga inaantay lang kaming mga kasama. And then ang napansin ko lang dito, hindi siya yung mga falls na medyo ano, medyo akyat baba, akyat baba. So dito halos ano eh, halos patag yung dinadaanan, kaya parang hindi masyadong hinihingal. In fact, itong nilalakaran ko, ito na yata yung pababa. Kasi kanina puro ano eh, puro patag. So itong area na ito, ito na yung ito yung mas ano, mas
mapapansin mo na bababa na yung nilalakaran mo. And from this place, maririnig mo na yung ano, yung tubig. So medyo malayo lang ako sa guide, pero feeling ko malapit na tayo sa falls. Ayan. So ito pala yung naririnig kong ilog. So hindi pa pala siya waterfalls, pero yung ilog dito sa right side, sobrang linis din ng water. Okay, so now we are here sa ating third na river crossing. Okay, isa ito sa mga iiwasan nyo pag nasa bundok kayo. Ito, so makikita nyo naman na ayan. So may mga dumaan na rin dito. Kaya lang, yung basura nila sinasabit nila sa mga puno. So alisin natin yan. And for those na pumupunta sa mga ganitong lugar, kung hindi magawa ng iba, tayo na lang ang gagawa. So lilinisin natin itong mga dadaanan natin. And now we are on our fourth river crossing. Alam mo, maganda naman dito sa river crossing, hindi siya malalim, tsaka hindi din malakas yung agos ng tubig, kaya pang beginner lang siya. And in fact, pag nandito kayo tapos nasa ilog kayo, kahit nga dun ka na lang din maligo. Pero syempre, kaya nga tayo nandito kasi pupunta tayo ng falls. But sa ilog pa lang, solve na solve ka na dito. Okay, so hindi malayo dun sa port na river crossing. Ayan, meron ulit tayo river crossing pa ulit. So, panglima na to. And ito yung medyo slight na may lalim ng konti. Ayan, so lampas tuhod siya eh. Ay, sige lang. Okay, so napansin nyo naman kanina, parang tumawid tayo ng ilog. Siyempre, tatawid na naman tayo. So, kayo na lang magbilang. Mukhang marami-rami ito. Ayan, so dito nga lang, madudulas lang yung mga bato. And mag-iingat lang kayo dun sa tinatawag nating buhay na bato. So yun yung pagtungtong mo, akala mo hindi gagalaw, pero pag gumalaw, dudulas ka. Wait lang. Ah! Ano eh? Ayun ba yan? Kung saan ako sumusuot, medyo malayo na ako sa mga kasama ko. Okay, so nakaspat na naman tayo dito ng... Okay, tingnan nyo to. So that's Moby. Ano ba yan? Dapat yung mga kalat, hindi nyo iiwanan sa bundok. Dapat, kung anong dala nyo, bit-bitin nyo pa uwi. Most special yung mga kalat. Okay. Medyo malayo-layo na tayo, na sa side na lang tayo ng river. And pakiramdam ko, nalalapit na itong Macagba Falls na ito. Itong Macagba Falls na ito, narinig ko na ito many times. Kasi pagpupunta ka ng Cansuso Falls, syempre, yung mga lokal, mas familiar sila sa lugar. So, magsasuggest sila na pumunta na rin ng Macagba Falls. Kaya nung pumunta kami ng Cansuso Falls, so ito yung next na sinasuggest. Pero, wow! Pero, pwede nyo palang pagsabayin. Cansuso and Macagba Falls. Akala ko walang katapusan tong river crossing na ito, pero from this beautiful river, eto na, actually nakikita ko na yung Macagba. Kitang-kita na siya dito. And malaki siya. So ay, alam mo yung pag nag-falls ka tapos narating mo na yung destination mo, mawawala yung pagod mo. Dahan-dahan lang tayo kasi magkakaroon tayo ng rock hopping. Ang iniiwasan lang natin dito madulas kasi yung mga bato dito may mga lumot-lumot na eh. Ayan, so please see, dito pa lang
sa kinatatayuan ko, ang ganda-ganda na ng Macagba Falls. Waterfalls na kung gusto mong umakyat doon sa tuktok niya, hindi naman kasi siya masyadong mataas talaga. So meron talagang daan sa side na hindi kayo may hirapang akyatin. So now, pupunta ako sa tuktok ng Macagba Falls and tingnan natin yung view from top pababa. Okay, so nandito tayo ngayon sa taas ng Macagba Falls and iba yung ganda. So pag nandun kayo sa baba, maganda. Pag nasa taas kayo, mas maganda. So pag pupunta kayo dito, kaya ng bata, tignan nyo. So may kasama akong bata. So kayang-kaya ng bata, kayang-kaya rin ng ano, ng kung anong edad nyo. So kasi pang beginner lang naman itong Macagba Falls. And ang magandang gawin dito, sa baba kasi, medyo palalim na yung water. Pero pag umakyat kayo dito, wala. So para kayong marami kayong mga pool area dito sa taas. So medyo lumayo muna tayo sa mismong waterfalls para marinig niyo sabihin ko. So dito tayo sa taas mismo ng Macagba and dito na yung ano eh, yung magandang river dito sa Cavinti. So sobrang linaw niya. And then so yung mga pupunta dito, hindi siya madaling puntahan lalo na kung wala kayong kasamang guide. So yung mga gustong pumunta, so you can ask dun sa barangay Cansuso. So isa to sa mga pinaka magandang waterfalls dito sa Cavinti. So hindi siya ganun ka popular katulad ng ibang waterfalls like sa Cavinti Falls, Bayakan Falls, Nakulu Falls. Pero ito kasi talagang sasadyain mo dito sa barangay Cansuso. And yung pagpunta rito, so since may kasama kaming bata and yung gustong magsama ng bata, kaya naman siyang puntahan. So inabot kami siguro, estimate ko mga nasa 45 minutes. Pero syempre kung hindi maputek and then medyo malalaki kayo, so walang bata, walang matandang kasama, so kaya naman talaga yung 30 minutes dito. And dun sa taas ng Macagba Falls, hindi kasi kami marunong lumangoy, so yung mga guide tumatadun sila dun eh. So yung mga gustong mag cliff diving, this is also a good place para subukan yun sa mga mahilig maghanap ng adventure. So dito walang ano, walang registration fee, so pwede rin kayong magluto kung gusto nyong magstay ng mas matagal, pwede kayong magdala ng food. But dun sa trail lang na dinaanan namin, so wala dong store. Kaya kung pupunta kayo dito, so you make sure na magdala kayo ng maraming pagkain and inumin. Kasi pag inabot kayo ng gutom, so wala kayong mabibilihan. And wala rin naman dito po pwedeng mapagkuhaan ng pagkain. And yung sa water naman, sobrang linis. So siguro merong bukal sa paligid. But kami, we always make sure na meron kaming dalang bottled water. So in case na mauhaw. Tsaka ang maganda dito, hindi talaga siya mainit eh. Maganda yung panahon dito. So safe naman dito. So wala naman kaming na-encounter na mga snake or kung anumang mga
ayaw naming ma-encounter sa forest like climatic, so we're happy na walang mga ganun dito. Kaya ano eh, napakagandang puntahan for those na medyo picky pagdating sa waterfalls. Ito talagang ano eh, mamimit niya yung expectation nyo.